tayo na itong writings ni Ellen G. White, that the spirit of prophecy foretells nation preparedness and advocacy. Normal naman. Calamities, kaya ang sinasabi dyan eh. Yung famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. So, mga taong natamaan, so mag-react, mag-solusyon na nila yan, kapatid. So, itong nakatulong naman si Sister White kasi may mga statements niya. Now, ibig sabihin, yung statement niya written way back 100 years ago ay paano natupad sa ating kahit saang mundo. Paano kaya nagsimula? Bakit sabay-sabay ang buong mundo? Of course, meron tayong United Nations. So, ang United Nations na movement, alam na natin, napakabilis na lang ng transmission of concern, transmission of actions. Halimbawa, dito, disaster preparedness at the United Nations, advanced planning for disaster relief. So, nag-advance na sila na talagang magkaroon ng disaster ng buong sanlibutan. Pero paano ito? Sinulat kaya ito ni Ellen G. White 100 years ago? Na ang buong mundo magkaroon ng disaster preparedness? Yun ang maganda kung may nasulat, may mababasa tayo, kapatid. So sana, the present is a time of overwhelming interest to all living. The present is a time. Yung presente ba? Active masyado ito na statement, yung language niya. Of overwhelming interest to all living. Lahat na ng buhay. Presidente, rulers, statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes have their attention fixed upon the events taking place about us. So hindi na tayo lalayo kasi truth stands by itself. Self-evident na ito, kapatid. No? Bakit nakatutok ang lahat ng atensyon ng mga leaders, statesmen ngayon? Hindi lang yung COVID-19. Ito nga ay finishing touches na lang ito sa story of redemption. Pero prior to COVID-19, kinusukuso tayo, inano tayo, kapatid, no? Parang shaken by left and right na mga calamities ng mundo. Grabe niya, bago pa yung fire in Australia, sunod-sunod na itong year 2020, ay talagang mabigat na masyado, kapatid. Pero may sinabi kayang Panginoon na magpabigat-habigat? Ayun ang dapat nating malaman, mababasa, kapatid. So naintindihan natin na marami ng mga calamities, di ba, yung mga ganito, ang mga typhoon, wasak. For the first time in 200 years, for the first time in 300 years, itong baha sa New York, for the first time nagbaha sa Saudi Arabia, magugulat nga tayo eh, pati ang deserto binabaha na. Of the major calamities of planet Earth, nangyayari sa araw ng Sabado. Really? Tingnan mo, kapatid, itrace mo ang dynamics. In fact, yung Lisbon earthquake took place also on a Sabbath day. Yung Typhoon Ondoy, bago yung Typhoon Ondoy, Typhoon Frank sa Bacolod, Central Visayas. Sabado din yun, maraming buhay. Sa Cagayan de Oro, Iligan, araw ng Sabat yun, Friday evening yun, 11. May mga pangyayari ito, kapatid, na yung ibang mga bansa ay apektado. Yung ibang bansa, concerned sila. Pero may mga bansa na wala masyado sila, hindi na sila masyado nakikialam. No? Kasi hindi naman sila binabagyo. May mga bansa na ganun eh. Pero nangyari yung Chile earthquake, Haiti earthquake, itong Haiti earthquake, kapatid, thousands ang tao na namatay dito. One week after, on the following Sabbath, Chile ang nag-earthquake, marami ding patay. Sabado din, kapatid. Napakarang ating generation. Kasi hindi na ipa. Padami ng padami na. Yung frequency ng padami ng padami. Dahil ng padami na, kapatid, ay marami ng concern. Pero nang tumama, kapatid, ang tsunami, this was in 2004, di ba? Tsunami yan, kapatid, sa Indonesia at maraming bansa ang naapektuhan nito. Di ba? Ilang buhay ang kinitil nito? More than 200,000 lives. Araw din ito. Pero mayroong isang nangyari sa ating generation. Ano?
na ang buong mundo na shaken na. Kaya sinabi, the present is a time of overwhelming interest to all living. Bakit? Bakit nakaplix ang mga tao? Bakit ang presidente, mga statesmen, king, congressmen, and senators ay gagawa sila ng batas? Kasi sa ating generation, nangyari ang isang sakuna sa isang bansa na tinagurian, the most prepared nation of planet Earth. The most, pero isang araw, kapatid, tatlong siyudad ang binura. Ang nakagugulat pa, tubig at apoy ang kumitil ng buhay at mga bagay, kapatid. Sipin mo yung siyudad na yan, tita mo yan. Oh, yung speed ng tubig, yung tinatawag nating tsunami, grabe, kapatid. Walang magaling na Olympic swimmer na mabubuhay sa ganyan kabilis, kapatid. Ang nakakamangha pa dito, pati apoy sumabay. Grabe. Pero si Ellen G. White, sumulat siya na ang huling mga tanawin sa planetang Earth, no? Last scenes of this Earth history, war will rage. There will be pestilence, plague, and famine. The waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. Oh! Look! Fire and flood? Di ba ang fire ang pampatay tubig? Pero dito ka makikita, kapatid, the water of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. Self-evident ito, kapatid, yung mga statement ng ganito. Self-evident, hindi mo nalagang lumaganap ito sa buong mundo. Kaya nga sinabi ni Dear White, the present is a time of overwhelming it to all living. Exactly the same sa Associated Press. Tamba lang ba yan? At sinabi pa ng Associated Press on March 20, 2011, sabi niya, it's a crisis with an impact that will be felt around the planet. Kaya lang na nagkaroon ito ng ganitong pangyayari, talagang napilitan o normal reactions ng mga leaders ng mga bansa, nagtayo sila, nag-establish sila ng batas. Ano yung batas na itinayo nila, kapatid? Yung disasters preparedness awareness program. Kaya napakalinaw sa evangelism. Kayong hindi naniniwala kang Ellen G. White, ito, already it seems reasonable to surmise, according to Associated Press, it could prove one of the most significant calamities of our time. One that shapes policies. Take note, shapes policies. Ang malalaman natin sa susunod, kasi sinabi naman ng Bible is a river, through his policies, he shall cause craft. Kaya tinasabi ko sa inyo, sa simula pa lang, na ang magandang solusyon ay si Satanas, matalino, kung saan niya ipasok ang kanyang deception. Kanya yung papel niya para hindi ka makatuloy doon sa ating pupuntahan. Oh, shapes even philosophies for decades to come in an increasingly interconnected world. It's a crisis with an impact. Saan mababasa natin yung sinabi ng Associated Press? Yan, no? Exactly the same. The present is a time of overwhelming interest to all living. Ang parehas sinabi niya, whole world. One that shapes policies, ito. Rulers and statesmen, men who occupy positions of, sino ang gagawa ng batas? Sino ang gagawa? Sila. Trust and authority, thinking men of women. The same book, paragraph 2. They are watching the religions that exist among the nations. Sila, dinescribe nila di Juan. Yung mga ano na yan, mga leaders na yan. They observe the intensity that is taking position of every earthly element. Di ba? Meron tayong mga ano eh. Tingnan mo sa internet yan, yung world meters of calamities. Mayroong mga agency na ang kanilang trabaho, tinutukan lang para magbigay ng impormasyon. Kaya mayroon nga tayong pag-asa, mayroon tayong mga weather stations going on in this planet Earth. We are on an stupendous crisis. Kaya ngayong gabi, pag titingnan tuloy lang natin yung evangelism na yan, the Bible and the Bible only. Ang Biblia lang, kapatid, ang magbigay ng tamang pananaw, gives a correct view of these things. Scenes in the history of the world.
Nasa Bible, ni-reveal ang final scenes in the history of the world. Kaya nga ito, river, mouth, at island. Mayroong statement talaga si Ellen G. White tungkol dito sa river, mouth, at island, kapatid. Kaya itong nangyayari ngayon sa ating mundo, sinabi pa ni Sister White, the great controversy ay patapos na. Every report of calamity, sea, land, ay ito ay mga testimonya to the fact that the end of all things is at hand. So paano nakiklaim ka? Itong mga nakiklaim na to the law and to the testimony, may kaibigan kami dyan. Instruction sa Biblia. Instruction ba sa Biblia? Bible and Bible only. Kung naniniwala ka kay Ellen G. White, sa Bible ka, kasi sila Ellen G. White nagsabi, Bible and Bible only gives a correct view of these things. So safe na, hindi si Ellen G. White nakiklaim, here are revealed the great final scenes in the history of the world. Coming. Yun sinabi ni Ellen G. White. Dinagyan ko ng pula yan, kapatid. Pula. Pula talaga yan. Bakit? Para ma-emphasize natin ngayong gabi. We hear the footsteps of an approaching God. Yung mga calamities yan, yun ang footsteps of an approaching God. Huwag kayo mag-isip na nasa trono siya, kusang babagsak yan ang trono. Remember the sanctuary? The high priest has to move. The bells will sound as he approaches to get out. There's a sound of the high priest going out of the most holy place. Remember, there's a sound, my friend. Footsteps of an approaching God. Kaya ngayong gabi, everything in the world is in agitation sa COVID 2019. Itong klase ng kalamidad. No? The signs of times are ominous. Coming events cast their shadow before. Spirit of God is withdrawing from the earth. Siya nang sabi na. Nang withdrawing na. And calamity follows after calamities. By sea, by land. Ngayon, ngayong oras lang na ito. Ilan pa na may sunog? Ilan ang mga bagyo ngayon? Ilan ang baha ngayon, kapatid? There are tempest earthquakes. Fires, flood, murders. Magazine. Ngayon. Hindi naman natin pwede ipagkailan na yan ang katikiran. The New Roman Empire. Time Magazine. Pagbasahin mo yan, hindi mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos dias, hermanos, hermanos, hermanos. Friends. Good day to all our friends around the world. Good day to all our friends around the world.